everyone! Welcome to the CSA Certified Skin Authority. I'm Dr. Contessa, your Certified Aesthetic Physician here at the CSA Medical Aesthetics. Mga ka-CSA, meron tayong special episode dahil ngayon, marami tayong mga produkto at mga machines na ipipresent sa inyong lahat. The first one, I think sa CSA lang po meron nito for now, dito sa ating region, okay, sa Central Luzon or Pampanga area, we now have a solution para doon sa mga may concern na numinipis na ang buhok. Okay? So, meron ba kayong problema ng pagnipis ng hair? Or yung iba naman, yung nagsisimula na ng hair baldness? Or yung iba, yung parang falling hair? So, mga concerns sa ating scalp, okay? Sa ating head part. So, we have the so-called Theradome. Isa siyang uri ng therapy. It's like a low-level laser therapy na very safe and US FDA approved. So, kasama natin ang ating, of course, ang lagi nating assistant, si Ma'am Jen. Kasi ang concern din niya is thin hair, manipis daw. Kasi kung titignan din sa scalp niya, parang less yung kanyang hair follicles. So, tanungin natin si Jen. Hi. Since when? Since bata po ako, Doc, manipis na po talaga yung hair ko. Okay. Then, pag nagsusuklay ka, maraming sumasama. Yun, falling hair. So, genetically speaking, kumbaga, matagal na niyang concern to. Okay, at may kasama po pala kami ang ating specialist from one of the companies na nagsusupply sa atin. Let's welcome Ma'am Marge. Thank you, Doctor. Welcome sa CSA. So, lagi na natin siyang makakasama niyan dahil marami din siyang mga products na makakatulong sa ating lahat. Mga solusyon sa mga concerns natin. Yan, sa buhok, sa mukha, or even sa pangangatawan, sa ating balat. Okay. So, ang una nating pag-usapan, ito nga ang concern. Kasi marami, mga kababaihan, makasama na ako, sa pag nagsusuklay po, so, ang daming buhok na nasasama. So, yung falling hair. Maraming concern ito. So, meron kasi yung condition na tinatawag ng female type of hair baldness. And meron din, syempre, male pattern of baldness. Okay? So, ngayon, dahil si Jen ang ating subject. So, yung concern na hair loss at saka thinning of hair. Pagnipis ng ating buhok, di ba? Yes. Yan. Kasi nga, yung gusto rin natin, yan yung tinatawag natin crowning glory. Diba? Tama naman so, ako. So, kung makapal or volumized ang hair, mas maganda. Mas maganda. Oo. Eh, kasi naman, isa sa mga factors is, aside from siya, matagal na. Pwedeng genetics or inherited. Nasa lahi talaga nila, manipis ang buhok. Pati ako, lahi namin, manipis po talaga. Meron din yung iba, yung sa aging. Pag tumatanda na po, talagang medyo nag-uumpisa na, numinipis na dito, di ba, yung tuktok dito sa taas. Pero sa mga kalalakihan, nauuna dito sa frontal, yung hairline. So, nagre-recede na. Pero sa mga babae, most of the time, dito sa tuktok eh. Sa lalaki, dito sa harap. So, concern yan. So, aging, isang factor. Although, meron ding mga hair loss, secondary to yung mga gamutan, like yung mga nagki-chemotherapy, alam natin na... For those patients are cancer patients. Cancer patients, yun. So, meron din yung because of medications. Meron ganyan. Or yung mga nag-radiation, yan. So, those factors. Ano pa bang pwedeng factor? Stress! Stress, doctora. Ako, stress. I agree with you kasi... Ako yeah. Pag stress, makikita ko na ang daming hair fall talaga eh. So, nakaka-ano pa. Tama. Na kasi nga, sa stress pala, may hormone na tumataas din. Yung stress hormone, umaakyat yan. Naaapektuhan din pala yung root ng hair natin. Yes, no? So, affected din pala yan. Daming factors talaga. Tsaka siguro mga deficiency ng mga nutrients. Pwede. Kasi alam natin na protein sources and micronutrients para may healthy hair tayo. Yes, diba? Mga protina yan, amino acids. So, deficiency of micronutrients or nutrients, mga gamutan, genetics, stress, namana natin to. Or yun nga, yung hormonal. Yes, we grow older. Ayan, yung hormonal din. May tinatawag sila kasi androgenetic alopecia, androgens. Lalo na yung mga kalalakihan, yung dihydrotestosterone, DHT,
culprit din sa baldness. Yung dihydrotestosterone po, nagmula dun sa testosterone. So, it's an androgen. Mas mataas ang level sa mga kalalakihan. Ang mga babae, meron din po tayo. Meron din tayong konting-konting androgen or testosterone. So, napag-usapan natin yung mga factors na nagkukos nitong mga concerns and problem na ito. Ano bang remedy, Marge, na may aalok mo sa amin dito sa CSA na dunas sa poly hair? Doktora, tama-tama. Since ngayon, yan ang mga concern talaga ng mga tao eh. Right. Female, men, yung baldness or sa scalp nila. Yeah. So, tama-tama, we have this kind of machine. Right. It's called Teradome actually, Doktora. Teradome. It's a US FDA approved. Correct. It's ito, Doktora. Right. Helmet lang, helmet sobrang light. Type. Yes. Helmet type, it's sobrang light lang. It can, very handy. Right. Then, pag nilagay sa patient, actually, you can demo, Doktora. Right, so we'll show them yung actual. Actual, so, as you can see, may rubber lang. Just put it in the head ng patient. Right. Tapos, 20 minutes, Doktora. Yes. Twice a week. Twice a week, okay. For at least 20 sessions. Wow. Or more than done, actually, mas maganda, mas better yung results. Okay. But within twice a week, tapos 20 sessions, makikita nyo na yung magandang results. Eh. So, medyo kakapal na yung hair namin. Yes, yan. Okay. Gusto ko yan. Yeah, kasi kailangan ko rin. Ako rin, Doktora. Aging and genetics. Talagang thin hair po kami. So, a Theradome, it's a low-level laser therapy. So, it's a state-of-the-art low-level laser therapy directly to the scalp and hair follicles to stimulate cell activity and promote blood flow. This direct stimulation of the follicles results in promotion of hair growth. So basically, yun yung mechanism of action niya, hair regrowth, yes, okay. Yung ating ina-achieve. Tapos, meron siyang ini-emit na parang mga light. Light. Yan. So, tapos malamig naman siya, Doktora. Mainit po ba? Mainit? Wala naman, Dok. Wala naman. Pero anong pakiramdam? Medyo may konting warm? Ano lang, Dok, parang may nakatusok lang ng konti. Yeah. Pero parang ano lang siya, naka-helmet ka lang. Yeah. Sa motor lang. Pero nag-i-emit na po siya ng certain mga wavelengths. Yeah, may particular wavelength dito. Actually, may specific siyang wavelength eh. Nasa 680 wavelength, something like that. So this is a cool laser treatment that have been clinically proven to increase blood flow to the scalp and reduce scalp inflammation. So kung parang may mga inflammatory condition sa scalp natin, pwede rin palang gamitin. Therapeutic din po. Both of which contribute to hair growth and overall scalp health. So ito yung pangangalaga din po natin sa scalp ng ating head. So is the Theradome LH80 Pro right for me? Okay, meron po siyang mga types of skin na maaari po siyang mag-function. So sabi dito, yung Fitzpatrick Skin Color Scale, dun po siya sa skin types 1 to 4. So tayo mga Pilipino, nasa 3 and 4 po tayo. So may study sila na maaari to sa katulad natin na skin phototypes 3 and 4. So, wala pang study sa 5 and 6. Yes. So, ang maganda po sa ganitong treatment, meron po siyang scientific studies. Okay? US FDA approved po. So, napakahalaga, lahat po ng ginagamit natin, dumaan ng mga clinical studies. At sila ay na-approve. Okay? Meron tayong evidence na they really work. So, supported by this data, clinical data. So, napaka-handy. Pwede nyo nga pong gamitin sa bahay. Halimbawa, siguro nanonood ako ng TV, nakalagay yan. 20 minutes lang, 20 right? 20 minutes. And twice a week. Twice a week lang. You can do 20 sessions for you to have a hair regrowth already. I think siguro, kahit dun sa mga first few sessions pa lang, may napapansin na. May mapapansin na kayo, Doktor. Yeah. Lalo na pag tumatagal yung sessions. Habang tumatagal, lalong nakikita ang hair regrowth. Hair regrowth. Ay, salamat. Kasi may gamot na tayo, may sagot na, Doktora. May, yes, kasi yung iba, they take oral medicines. Yes, yung iba yung may hairspray para mag-hair regrowth or may laser. So, pwede na pala to. At saka napaka-safe. Wala naman tong yung mga radiation. Wala. Hindi naman itong masusunog ang hindi, ulo mo. Wala. Hindi. Safe na safe siya. Guaranteed ang safety. So, may study talaga sila. Indicated for both men and women.
So, mga guys, kayo na nagkaka-problema, falling hair, thinning of hair, baldness, and I think siguro dahil therapeutic siya, so yung may mga inflammation sa scalp, meron din siyang anti-inflammatory effect. Yes. So, ang galing po. And of course, yung mga may ano, yung alopecia areata siguro, pocknut conditions. Uh-oh. And this will be very good kasi may improvement ng blood flow. So yung mga micronutrients will be delivered to the root of the hair. So ang gandang solusyon. Okay, yung mga ayaw mag-take ng mga gamot, mga, kasi yung sa mga men, we prescribe them yung anti-enzyme na pang-form ng dihydrotestosterone, they take finasteride po. Mm-hmm. Tapos yung iba nag-i-spray ng minoxidil. Mm-hmm. You can do actually combination. There's nothing wrong. No. You can continue with that. If it was prescribed by your doctor, pwede nyo pong gawing adjunct therapy ang ganito po. Probably they can even own one. No? Definitely, doctor. Pwede nyo po, pang-regalo. Pang-regalo. Pwede po. Yeah. So, actually, meron dito, we'll show you na lang ano yung mga types of mga hair problem. Meron kasi silang scale, Ludwig scale. May levels to, 1, 2, 3, 4. So, pwede po siya. Okay, lalaki, babae, photo type, skin type 1, 2, 3, and 4. So, yung mga dark-colored people, hindi pwede. Ang maganda sa kanya, meron siyang indicator na time's up na. Yes, okay. You have 10 minutes left. You have 5 minutes left. Okay, so kahit pala nag-explain na tayo. Na-therapy na. Matapos ko. Yan. So I think siguro kahit yung mga ilang sessions pa lang, may nakikita na sila. Naman, so you're the patients you have done, ano daw yung session na nakakita na sila ng hair recovery? Baby hairs, siguro mga 6 sessions. Then 6 sessions? Mga baby hair na nakikita, doctor. And as you go, ano naman, dire-diretso, mas maganda result. So I love this one. Theradome. Okay. Ako rin po. I'll be doing a therapy like this. You could also try this. This is very safe, very good for all of us. Yes, of course. Thank you, Marge, for thank you, Dr. giving us for this inviting breakthrough. Me. It's a breakthrough, I think. I can already recommend it to my patients. For this one. This is Theradome, okay? 2 sessions in a week and then a total of wedding. Actually, they can more than get 20, of course. 20 sessions or more, that's it's up fine. To the patient. And there are cases that they do it 3 times a week. 3 times a week. May for cases. Better result daw. Yeah. Pero kung twice a week lang, pwede naman, it's doctor. Okay. Oh, ayan mga ka-CSA, meron tayong bagong natutunan. Okay, meron pa po kaming ipe-present sa inyo na other new machine here at CSA sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. Back mga ka-CSA. So at this part, we have another topic, okay? I-concern naman po sa problema ng acne, ang tigyawat, yan. So we have with us Ma'am Sandra, okay? In her early 40s, okay, kahit 40s na, nagkakaroon pa rin ng acne problem, right? Kasi may tinatawag din na hormonal acne, hindi lang pala mga teenagers. Although nung kabataan natin, yan, nagkakaroon ng mga blackheads, whiteheads, tapos yung mga inflamed pimple, yan. Common yan sa mga teenagers. Pero meron pa rin yung 20s, 30s, 40s. Pinakamatanda ko was 64 years old na male. Pero meron siyang maintenance kasi na hormonal therapy, androgen hormone, nag-i-inject, and side effect, acne. Acne sa ilong actually. So, minanaged ko rin. Okay, so all ages din pala pwedeng affected ng tigyawat o pimple. Ngayon, pag-uusapan kasi natin, ano ba yung mga pwedeng remedies? Kasi dyan, meron yung mga gumagamit, mga household remedies pa nga eh. May nagkakalamansi, meron mga home remedies nila. May narinig pa nga ako, tomato, may narinig pa ako, bawang or garlic. Okay. But of course, what we do here are mga remedies na meron pa rin clinical studies. Dapat supported ng mga data. Na pinag-aralan po nila yung syempre yung safety at saka effective dapat. Dapat talaga gumaling po yung pimple. Si Ma'am Sandra kasi, of course nung kabataan, meron na. Yan. And syempre lagi sigurong stress si Sandra. Okay, stress po ba? Konti. Konti lang. Okay. Actually na-reduce na nga eh. Yes, so nagkakaroon siya ng breakout, na-reduce na. She was having some acne management, right? And ano ba yung pwede namin i-share sa inyo na mga remedy, skincare
para sa inyong panggagamot po ng pimple. Of course, you still need to consult your dermatologist, your doctors, your skin health physicians. Ano po ang ating mga algorithm for acne management? Ano yung sinusundan natin? Kasi dapat muna yan malaman kung mild, moderate, severe. Dahil iba po yung gamutan pag mild, iba sa moderate at severe. Yung mga mild, puro mga blackheads, whiteheads. Pag moderate, may konti ng mga pamamaga ng pimple. Pag mga severe, marami yung namamagang pimple. Yan yung mga cystic, nodular acne, yung mga malalaki na po, malalim, pulang-pula, minsan masakit na. So, iba po yung gamutan doon. Meron kaming mga nire-reseta na iniinom po na capsule para sa mga severe to very severe. Even yung mga moderate acne. Although Sandra, hindi siya nag-oral. So, only topical lang, skincare lang po talaga. Eh, mahalaga kasi ang skincare, di ba Marge? Yes, of course. Kasi mga iba kasi, kahit ano na lang, bibili sa market, anong magandang sabon, anong magandang toner, day cream, night cream, sunblock. So, mahilig tayo kasi eh. Tayong mga Pilipino din, inaalagaan po natin ang ating kutis. So, ano po ba yung mga safe na skincare regimen? Si Jen, ang ganda ng skin. Si Marge, ang ganda ng skin. Okay? So, tulungan natin si Sandra kasi actually dati mas maraming cystic acne. So, medyo na ano na, nag-decrease na. So, ano pa yung pwede nating remedy? Okay, meron po kaming lines dito under the Presiderm Acnorm line. Yun po yung ating anti-acne. Ang ginagamit po nila ay mga components na nagmula sa mga plants. Okay, they are plant-derived, napaka-natural, from earth. Actually, we had a symposium or conference last time from earth to health. Yung ating mga botanical plants, yan. Magkakaroon tayo ng mga components na pwede po palang gamot sa pimple na walang mga side effect. Importante, hindi nakaka-irritate, hindi nakakapag-allergy. Kasi may mga iba masyadong sensitive. Kasi meron akong mga patients na ginamot ko yung acne, nagkaroon naman ng allergic reaction or irritant reaction kasi sensitive ang skin nila. Pero we know how to manage naman yung mga allergic reaction. Okay, so very important po when you care for your skin, lalo na yung mga acne-prone or oily skin, start with the right cleanser. Ano ba ang tamang wash or cleanser sa acne-prone or oily skin? So, we can recommend to you yung ating Acnorm Active Foam Plus or yung kanilang mga active cleansers. Okay, meron po kasi silang component na anti-inflammatory, meron siyang antimicrobial and anti-irritation. Meron po silang natural ingredients doon to decrease the problem. Kasi ang pimple, inflammatory at saka meron pong bacteria. Propionibacterium acne. And then meron din yung yun, sobrang oil. And then yung inflammatory process din po. So yung cleanser na yon maganda na pang wash away ng excess oils or yung mga debris sa skin. So yung mga iba kasi naka-makeup pa, so magandang cleanser. Like we apply it right now. Pero you have tried na yung Acnorm or yung Presiderm line, Sandra? Apo, yung isa po yun. So, na-try na po niya. So, ano yung feeling nung nagki-cleanse? Ano po, napaka-lambot sa skin. Lambot sa skin. Hindi siya irritating, hindi mahapde, yan. Okay. Meron kasi yung mga iba na may acne problem, tapos nagsabon, masakit, o kaya na nahapdean. Tapos lalong namula. So, be careful po dun sa ginagamit nyong cleanser. So, this is our Acnorm Active Foam Plus. Napaka-safe dun sa mga acne-prone or oily skin type. Very good for cleansing. May study sila daw, 95% ng mga acne patients nila na gumagamit nitong Active Foam Plus, they were really very excellent in terms of the result. Excellent and very good. Yun yung kanilang report. Imagine 95%. That's a big percentage already. Tapos, kada matapos tayong mag-cleanse, you do cleansing 2 times a day, di ba? Yes. Yung morning tapos evening. Kasi tayo, the whole day, we work eh. Okay. Although may iba, they do it 3 times a day. No problem. Now, after we cleanse, sinusunod natin toner. We call the toner, ito yung pang deep cleansing. Ito yung mas aabutin yung mga deep-seated dirts. Okay, what we can recommend to you is the Acnorm, yung tinatawag nilang normalizing lotion.
So, pwede rin siyang pang-toner ng ating skin. I like the normalizer kasi meron siya nung isang component na tinatawag nilang Dipsan, which is anti-irritation. And meron pa rin siyang antimicrobial. At saka, nire-regulate niya yung sobrang oiliness. So, kayo na masyadong oily-oily yung skin, you can make use of this as a toner. Normalizing lotion. And binibigay ko rin siya dun sa mga patients ko na mayroong back acne. May iba kasi hindi face acne ang complaint. Yung mga iba, walang acne sa face. Pero sa likod, marami. So, this is also ideal for back acne. Again, it regulates sebum production. It's antibacteria, anti-acne, anti-inflammatory. So, napakainam po. May mga components po talaga siya. Lahat ng laman po niyan, they were scientifically studied. So, very safe. Wala pong mga adverse reactions. And I love this because pwede siyang i-combine dun sa mga therapy po natin sa pimple. I have patients na naka-isotretinoin, naka-oral antibiotics. Pwede nyo pong i-combine to. Ito na yung skincare ninyo. Okay? May iba naman, we use this for maintenance. At saka pala dun sa mga women planning pregnancy. Kasi nag-a-acne din sila. So, we cannot give them any retinoids or retinoic. Any vitamin A derivative. Bawal po dun sa mga nagpaplanong magbuntis or yung mga pregnant na or nursing mom. May side effect po. So, ito ang pwede po sa kanila. Teenagers can have this. Kung sensitive pong skin nyo, okay lang kasi may anti-irritation siya. Imagine, it reduces yung intolerance ng skin sa mga irritants. So, merong siyang peptide na nag-heal nung mga irritants sa skin, yung mga irritation sa skin. So, next dyan, kasi we're thinking of, syempre yung mga na-reduce na yung oiliness, the skin will also need some hydration pa rin. Iba po yung oil, iba yung water ng skin. Iba yung hydration ng skin. I still prescribe yung tinatawag naming aquatic serum. I have here the aquatic serum. I can apply it. Kasi for those patients ko na naka-maintain ng oral antibiotics at oral isotretinoin, aquatic serum will be very best. Pagka nawala na yung oiliness, you can apply the aquatic serum. And also, magkakaroon din po tayo yung tinatawag nilang total control cream. Yun naman po yung may laman ng mga anti-acne na very safe po for all people. Kasi nung ni-study nila yung total control, meron siya nung tinatawag nilang bacuchiol in the form of cytinol A para din po siyang nag-work as retinoid. So, kapalit na siya ng retinoid. Meron silang vitamin C, may vitamin B3 na parang pareho po nung clindamycin na piniprescribe namin. Meron siya yung willow herb na derived sa isang halaman. Tapos, na-compare nila sa isang uri ng antibiotic also. Okay? Kinumpare nila yung magnolia extract, kinumpare sa erythromycin. Yung willow herb, kinumpare din sa, I think it's tetracycline, something. Basta antibiotic din siya. Kasi po yung mga nire-reseta natin sa pimple, may mga iba po kasi nagiging sensitive yung skin nila sa init ng araw. Kaya napapansin nila, bakit nagkakaroon ng pekas? Kasi pag nagpa-araw tayo, napipekas. So, meron po siyang laman na mawawala po yung pekas or discoloration. Marireduce yung discoloration natin. So, I love this regimen. It's very safe for those who are managing acne at saka pang maintenance po siya. Pwede po itong pang long term. Kasi it will not give you any side effect na nakukuha natin dun sa mga nanggagamot ng pimple. Yung iba kasi sabi na lalong humapdi yung skin ko. Like, they use retinoic. Yung mga nire-reseta po naming retinoids, yung merong 0.05 or 0.025, 0.1%. Yung iba namumula, yung iba nagpipil, yung iba mahapdi na. So, pwede po itong replacement for all those people na may ganong concern. So, March, it's a good thing may lunas tayo, right? Yes, doctora. Of course, we care for the patients talaga. Yes. Especially you. You have lots of patient acne problems. Yeah, marami po. Common. It's a common skin condition. It affects all ages. Okay, and both men, women have this concern. Hindi lang naman face acne, iba back acne. Kasi dati ang problema ko, anong gagamitin sa back? So, tama, doctor. We have this kind. Yeah, you can use all those formulations. And I love their formulations. Meron pa po silang ibang lines. Meron yung mild wash nila sa mga sensitive skin. Tapos meron siya yung meron ding anti-aging. Yes, like, doctora, we have this revitalizing serum. Then the moisturizer, we have two moisturizers. Yeah. The moisturizer plus for
normal skin. Then we also have the matte effect for those patients who are oily. Oily. Yeah. Para hindi naglalakit. Yes, mattifying effect for 10 hours. Oh, that's good. Maganda, yes. Doctora. Then we also have the instant lifting. Instant lift. Anti-wrinkles. Anti-lines. Anti-aging. Anti-aging din. And of course, yung best ever. Best seller natin na sunscreen. Sunscreen, yeah. I like their Presiderm sunscreen. Especially those women na may foundation. Gusto nila yung medyo may ano na tint. Yes, so you can use this that one. And also for men, meron yung clear. Yung clear. Clear sunscreen. Okay. So it's a complete line. I love them because the products, yung ingredients po talaga nila, well-studied eh. Yes. Inaral ko po, ni-review ko yung mga clinical studies nila and marami silang present na ang improvement po, yung sebum, nawawala, yung oiliness, reduce. Tapos yung hydration ng skin, improve. Tapos yung ano, yung mga comedones, blackheads, whiteheads, bumababa po. At saka yung pamamaga, pamumula, mabilis pong ma-heal. So, ayan, try nyo na po ito for our individuals with the concerns of the acne. At saka yung mga pa-heal na yung acne nila, pwede. Especially kasi yung mga women planning pregnancy, ito na po yung solusyon. Kasi ang hirap mag-reseta if a woman would wanna be pregnant. Wala po kaming masyadong mabigay. Buti na lang po, we have safe. This Presiderm. It's very safe. Okay, so kayo na masyado. Ayaw nyo yung matatapang na mga chemicals. And these are organic, botanically derived, and scientifically studied. Wag lang po tayo yung mga testimonials lang na, ay, si, ano, sinabi niya, nag-effect sa kanya. We have to check po yung may mga clinical studies. Kailangan talagang evidence-based po. Na-prove na po nila na safe po talaga. Okay. So, how was the feeling, Ma'am Sandra? Yeah. Anong feeling? Feeling. Okay po. Okay, yeah. So, hindi ito irritated kasi wala we can po. Also do wala this. Wala pong hapdi. Yeah. We combine this na po sa aming facial treatment anti-acne. So, kasi mga iba pag nagpa-acne treatment or acne facial, they would say na masakit, ganyan. So, this is soothing, okay, calming. Okay, so after the procedure, yung skin ninyo na-relax, na-relieve, tsaka na na-decongest kung may congestion. Yung pamumula na re-reduce also. So, thank you so much. So, the Presiderm Acnorm line and their Presiderm skincare, we could try that. Definitely, we will all benefit. Okay. May tanong ba, Sandra? So far, so good. Okay naman po. Yan. Feeling ko, mano na pa pimple ko. Yes. Yeah, kasi we can see effects of this one. Mabilis. Well, acne management naman po talaga. Hindi naman po ito instant na one day, the next day, wala na akong pimple. Kasi pang acne management, dapat po, it's several weeks, okay? Yung mild, moderate, severe. Depende kung gaano ka severe. Siyempre, mas severe, mas matagal. Yung mga mild, mas mabilis lang po. We have like, siyempre, 1 month, tinitignan na natin yung results. Pero yung study nila, ha, 28 days, remarkable improvement. I think we're gonna show pictures po sa inyo, clinical studies nila. 28 days lang, ang galing ng improvement sa acne problem. Pimple. So, ano ba yung bagong management ng CSA to treat also acne scars? Okay, we have the CO2 fractional laser. And we have a new one. It's already with us here at CSA. Available na po siya. Okay, so walang question, Sandra. Okay, thank you very much. Thank you rin po. Thank you, Dom. Yes, thank you, Marge. Thank you, ma'am. Thank you. For supplying us with all the latest informations on acne management as well as the hair loss. Okay, falling hair. Okay, salamat. We have this breakthrough. We have innovations like this. Innovative approach, scientifically studied, very safe. And of course, kung ano lang po yung maganda for all of us, available na po dito sa CSA. Okay, maraming salamat. So, kung meron po silang katanungan, you may email us at the csaskinclinic@yahoo.com or our FB page, CSA Derm Centre. I have my Instagram, doc_Contessa. Ang aming clinic ay matatagpuan dito sa second floor, Pure Gold, MacArthur Highway, Mabalacat, Pampanga. Contact number 0453311117 or 0933860-9193. So please do not fail to watch our YouTube episodes. Just type Contessa Salvador para naman po makita nyo lahat ng mga topics natin. Okay, so mga ka-CSA, when it comes to natural beauty, you can trust the CSA Certified Skin Authority.